Kumusta mga kadribol? Tara, samahan niyo ako at pag-uusapan natin ang naging laban ng Brooklyn Nets at Milwaukee Bucks sa kanilang Game 4 series. Naitabla na nga ng Milwaukee Bucks ang kanilang serye kontra Brooklyn Nets sa 2-2 nang talunin nila ito sa score na 107-96. Pinangunahan ng kanilang superstar na si Giannis Antetokounmpo ang Milwaukee Bucks nang kumamada ito ng 34 points, 12 rebounds, 3 assists. Sumunod sa kanya si Chris Middleton na nag-ambag ng 19 points, 4 rebounds at 8 assists. Sumama din sa scoring si Jrue Holiday na kumamada ng 14 points, 9 assists. PJ Tucker na nag-ambag ng 13 points, 7 rebounds. At Brian Forbes na meron ding 10 points. At para sa Brooklyn Nets naman, nanguna pa rin sa scoring si Kevin Durant nang kumamada ito ng 28 points, 13 rebounds, 5 assists. Sumunod pa rin si Kyrie Irving na kahit na injury kumamada pa rin ng 11 points, 5 rebounds, 2 assists sa 17 minutes sa paglalaro nito noong first half bago ito tuloy magpahinga dahil sa natamong injury. Nag-ambag din sila Joe Harris, Blake Griffin at Jeff Green ng tig 8 points. Sinamantala na nga ng Milwaukee Bucks ang pagkawala ni Kyrie Irving noong second quarter dahil laking bagay ang opensa ni Kyrie pag nasa loob ito at naglalaro. Sa unang quarter pa lang ay talagang maganda na pinakitang palitan pagdating sa scoring ng dalawang koponan na to. Sa labas man yan o sa loob, halos lahat ng starter nila ay napag-ambag pagdating sa puntos. At pinangunahan nga yan ni Kyrie Irving na hindi pa na-injury noong mga oras na yon. At syempre, may sagot naman dyan ang Milwaukee Bucks na pinangunahan ni Chris Middleton na mainit ang shooting noong mga oras na yon. Natamo ni Kyrie Irving ang sprained ankle injury nung pagpasok niya sa loob. Ayan o, sakto, nagkabanggaan sila ni Giannis. Ang sakit niyan mga kadribol. At pagpasok nga ng second half, dito na nagkumpisang umarangkada ang Milwaukee Bucks at dito na rin nila nakontrol ang opensa dahilan para sila ay makalayo sa Brooklyn Nets. Nagawa pa rin naman ni Kevin Durant na may pagsabayan pagdating sa opensa. Pero syempre, iba pa rin pag merong Kyrie Irving sa loob dahil alam naman natin ng lahat ang kakayahan nito pagdating sa opensa. O kahit sa depensa, ay talagang maaasahan din itong si Kyrie Irving. Abangan na lang natin ang Game 5 na babalik sa home court ng Brooklyn Nets. At abangan din natin kung anong magiging adjustment ni Coach Steve Nash at kung makakapaglaro na ba uli si Kyrie Irving. Maraming salamat po uli sa panonood mga kadribol. Huwag niyo pong kalilimutang i-like ang video, pakishare na rin po at mag-subscribe na rin kayo para lagi kayong update sa kwentong basketball. Maraming salamat po ulit mga kadribol.